97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tao daw na may pangarap dapat maraming plano o kung di man ay hinahanda ng lahat para sa hinaharap. Ang tao daw na naghahanap ng sagot ay gagawa ng paraan upang malaman ang katotohanan. Ikaw, marami ka bang plinano na hindi nagawa o di nagagawa at hindi na hinahanapan ng sagot dahil lamang sa takot? Ang istoryang inyong mapapakinggan ay mag-uugat sa takot at kahinaan ng loob na magmimitsa sa maling desisyon. Marami tayong nakikita at nadidinig na nangyayari sa mundo. Pero ang mga yon ay maaaring parte lamang ng buong kwento. Kaya hindi pwedeng doon lang sa parteng yon na nakita mo gumawa ng konklusyon. Mas kailangan mong alamin ang puno at dulo ng lahat sa kapag-isipan kung ano ang magiging desisyon sa nangyari. Mahirap bawian ang masasakit na salitang naibato mo sa isang tao. Ngayong araw ay makikilala natin ang pangunahing tauhan na si Leo, isang mekaniko at nagmamay-ari ng talyer. Pero hindi niya naisip na hindi gaya ng mga nagkakaproblemang sasakyan ay maaari pang ayusin sa talyer. Walang talyer ang buhay at sa buhay ay napakahirap kumpunuhin kung ikaw mismo ang dahilan ng naging problema. Mabait si Leo, mapagmahal, maalalahanin pero kinulang sa prinsipyo. Sa istorya ay makikilala din natin ang dalawang babaeng magiging parte ng buhay ni Leo. Sina Lisbeth at Marine na pareho ng naging simula dahil pareho silang nakilala ni Leo sa talyer niya. Halos pareho din ang naging takbo ng buhay nila sa piling ni Leo. Magamat na sa magkaibang level ang bawat isa. Kumbaga ay magkaiba sila ng pagkakapareho, ano ba ang ibig sabihin nito? Kung naguguluhan kayo ay tayo nang alamin at pakinggan ang ating kwentong kapupulutan ng aral sa araw na ito. Dear Papa Dudut, ako po si Leo, sa ngayon ay 34 years old na. Nangyari ang karanasang aking ikakwento 5 taon na ang nakakalipas. Nung ako ay 29 years old pa lamang. Meron po akong negosyo, nakapagtapos po ako ng kolehiyo sa kursong BSAT o ang Bachelor of Science in Automotive Technology. Kaya nagtayo po ako ng isang talyer. Aaminin ko po na may kahinaan po ang loob ko. Madali po akong ma-discourage pag may kumontra na sa plano ko. Pero noong tinayo ko po ang negosyo ko ay pinaglabanan ko yon at pinilit palakasin ang loob. Kaya nang malampasan ko ay nakasanayan ko na siya, Papa Dudut. Nabawasan na ang takot ko at kahinaan ng loob. Yan po ay kung tungkol sa negosyo. Pero kung personality po ang pag-uusapan ay ibang bagay po yon. Pagamat hindi na ako masyadong ganun ngayon, ay inaamin ko na noong nakaraang 2 taon ay ganun ako sa sarili ko. Kung paano ko po napaglabanan yon ay malalaman niyo po sa takbo ng kwento ko. Noong panahon po na yon, ay may nagbiro sa akin na successful na naman daw ang business ko. Bakit daw hindi pa ako mag-asawa? Papa Dudut, alam mo naman ang ibang tao sa lipunan. Kapag hindi ka nakikitang nagkaka-girlfriend o kapag hindi ka nag-aasawa ay pag-iisipan ka na nila na hindi ka straight. Wala naman akong pakialam sa iniisip nila. Hindi po ako nagpapadala sa pressure na isang magandang dulot ng pagiging mahina ng loob. Kaya nang may makilala akong isang babae na nagpagawa ng kotse niya sa talyer ko ay nahulog agad ang loob ko sa kanya. Parang pareho kami ng pakiramdam, Papa Dudut, dahil halata din naman na may gusto rin siya sa akin.
Good morning, ma'am. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Hello. Yung kotse ko kasi parang mahina ang preno. Natatakot ako na baka biglang mawala ang preno niya. Sige, ma'am. Doon muna tayo sa opisina para malamig. Titingnan na po yan ang mga tao ko. Matatagalan bang ayusin yan? Kasi kung medyo matagal, babalikan ko na lang. Hindi ko pa po masasabi. Mamaya po, pag na-check na, malalaman na natin kung anong problema. Saka ko kayo mabibigyan ng oras. Ganun ba? Sige. Tara na muna sa opisina, ma'am. Salamat. Dito po, ma'am. Ay, sorry. Lisbeth pala. Hi, ma'am Lisbeth. Ako po si Leo. Ako po ang may-ari nitong talyer. Hello, Leo. Pwede ba huwag mo na lang akong tawaging, ma'am? Ah, okay po. Dito po tayo. Isa pa pala. Ano po yun? Ayan, yun po. Baka naman pwedeng alisin mo na din. Ay, sige. Walang problema. Salamat. Upo ka muna. Anong gusto mo? Coffee? Tea? Juice? Ay, nakakahiya naman. Ganito talaga dito. Huwag kang mahiya. O sige, pahingin na lang ng tubig. Meron ka ba ng hindi masyadong malamig? Meron kami. Eto, kalalagay lang kanina niyan. Salamat. Buksan ko na? Okay lang, ako na. Ano bang nangyari sa kotse? Ewan ko ba? Kahapon naman maayos yon, pero kanina natakot ako. Kasi ilang beses kong ipinadyak bago huminto ang kotse. Baka mamaya wala na pala akong preno. Buti pala may talyer dito. Sige, relax ka lang. Maayos namin yon. Salamat. Magkano kaya aabutin yon? Hindi ko pa masasabi eh. Sandali lang, titingnan ko kung nakita na nila ang sira. Ay, teka. Sendan ko nga muna ng voice message si Chini sa messenger. Chini, malilito ko ng pagpunta dyan ha. Hinihintay ko lang kung anong sira ng kotse ko. Nandito lang ako sa talyer, malapit na dyan sa inyo. Bye, Liz, see you. Ay, sorry. Ay, okay lang. Recording lang naman ang kausap ko. Nag-iwan lang ako ng message sa kaibigan ko. Ah, okay. May kumalas lang dun sa ilalim. Inaayos na nila. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Mga ilang minuto kaya? Mga 20 minutes or less. Tapos na yon. Ah, okay. Hintayin ko na. Pero magkano ba? Wala na. Libre na yon. Simple lang naman yung aayusin eh. Ay teka, negosyo to. Nakakahiya naman kung libre. Wala namang piyesang papalitan. Siguro lumuwag lang yung tornilyo nun. Kaya okay lang. Pero syempre may labor pa rin yun. Okay lang yun. Para lang nagpalit ng t-shirt yung nag-ayos. Sige, kung ayaw mong bayaran kita, sana naman wag mo kong pigilan sa pagtitip dun sa nag-ayos. Hindi na rin naman kailangan yun. Para sa akin kailangan. Kaya hayaan mo na lang ako. O sige, ikaw ang bahala. Salamat. Pwede ba pirma ka dito sa info sheet namin? Ah, okay. Sige. Para may discount ka. Ano? Hindi mo na nga ako pinagbabayad eh, may discount pa? Ang ibig kong sabihin, sa susunod na punta mo. Naku, huwag naman sana ulit ako mawala ng preno. Ay, pinasecure ko na yung tornilyo nun. Ibig kong sabihin, pagbalik mo dito para sa ibang services. Eto listahan ng services namin dito. Ay, may car wash din pala kayo? Sige, bilang pagbaway dito na ako lagi magpapa-car wash. Pwede mo rin kami i-recommend sa mga kakilala mo. Ay, oo naman. Gagawin ko yan. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat. Ayun, kumakaway na si Teroy. Gawa na daw. Halika, tingnan na natin. Ay, salamat. Yon ang simula ng magandang pagtitinginan namin ni Lisbeth. Sa totoo lang, Papa Dudut, salamat kay Teroy. Siya yung isa sa tao ko sa talyer. Siya din yung nag-ayos ng preno ni Lisbeth at siya din ang nagbuyo sa akin para tawagan si Lisbeth at ligawan. Close lahat ng tao ko sa akin kaya malakas ang loob nila para tuksuhin ako. Alata daw nila na iba ang kilos ko noong nandoon si Lisbeth. Totoo naman ang sinasabi nila pero dahil nga sa mahina ang loob ko ay hindi man lang ako nakaporma noong magkaharap kami. Papa Dudut, bukod sa mahina ang loob ko ay madali din akong mabuyo. Kaya ayon, naglakas ng loob ako na tawagan si Lisbeth sa cellphone. Una ay nagtatanong lang naman ako kung kumusta na ang preno niya. Hanggang sa wala ng preno ang tawagan naming dalawa.
Sorry, na-late ba ako? Hindi, sakto lang. San tayo? Sa bahay. Akala ko kakain tayo ngayon sa labas. Ay, oo nga pala, nawala sa isip ko. Ang dami kasing ginawa sa opisina eh. Ikaw na ang bahala. Baka gusto mo nang magpahinga. Okay lang, naplano na natin tong labas natin eh. Sorry, nawala lang sa isip ko. Gusto mo, order na lang ako ng takeout para sa inyo na tayo kumain? Hindi, okay lang talaga ako. Pasensya ka na ha. Sige, kalimutan muna natin ang mga trabaho at i-enjoy ang gabing to. Sige. Baka makaidlip ako ha, gisingin mo lang ako. Pagod ka na nga. Tara, diretso na tayo sa inyo. Pa-deliver na lang ako. Sure ka? Oo, para pagtapos kumain, pwede ka nang diretso matulog. Salamat ha. Ano bang salamat? Para namang iba ka. Salamat at hindi ka nagbabago. Hindi ako magbabago. Happy anniversary. Oh my gosh, oo nga pala. Sorry talaga Leo, nawala sa isip ko. Tara na, sa labas na tayo kumain. Okay lang, sa inyo na lang tayo. Pero naplano mo na to. Okay lang, hindi naman mahalaga kung saan man tayo. Ang importante, yung magkasama tayo. Ang laking kasalanan nito. Bakit ko ba nakalimutan? Huy, ano ka ba? Okay lang, pagod ka kaya ganun. Minsan ako din, maraming nakakalimutan kapag pagod. Pero anniversary natin tong nakalimutan ko. Lisbeth, okay lang, ano ka ba? Basta magpahinga ka na muna dyan. Isang taon na pala tayo, no? Parang kailan lang? Parang kailan lang nagpapagawa ka ng preno. Alam mo, iniisip ko noon, takot na takot ako dahil sa humina ang preno. Pero pasalamat ako. Kasi kung hindi dahil sa preno, hindi tayo magkakakilala. Oo nga. Biruin mo, isang taon na yun? Lisbeth. Ano yun? Ah. Uy, ano yun? Wala. Ayan ka na naman sa pinanghihinaan ka ng loob eh. Importante yan, no? Hindi naman. Kalimutan mo na. Hindi totoo yan. Importante yan, kaya sabihin mo na. Mamaya magtatampo na naman ako niyan. Anniversary pa naman natin. Kasi… Isa! Huwag kang magagalit ha. Hindi nga, ano yun? Bakit hindi pa tayo magsama? Magsama? Oo, ang tagal na naman din natin eh. Doon ka na sa bahay tumira, para mabantayan at maalagaan kita palagi. Seryoso ba yung sinasabi mo? Oo naman. Baka pag magkasama na tayo, may mga ugali akong ayaw mo. Imposible yun. Kung nagmamahalan tayo, tatanggapin natin ang ugali ng isa't isa. Hindi ba muna natin pag-uusapan yung mga ayaw at gusto natin? Para mas alam natin kung magsama man tayo. Sa tagal na natin, siguro naman alam na natin kung paano magpapasensya sa isa't isa. Okay. So, anong sagot mo? Sumagot na ako. Ha? Hindi ko nadinig. Anong sinagot mo? Ay nako, wala nang ulitan. Hindi ko nadinig eh. Sorry. Please, pakiulit naman. Nakakatawa ka. Oo na nga. Magsasama na tayo? Ay, ang kulit. So, kunin na natin ang mga gamit mo. Huy, grabe ka. Sandali naman. Bigyan mo naman yung transition period sa akin. Ay, sorry. Sige. Doon na talaga tayo kakain sa inyo. Kasi mamimiss mo na kumain doon. Ikaw talaga? Halika na, mag-takeout na lang tayo para makapili pa tayo ng kakainin natin. Yes, ma'am! Tinapos ni Lisbeth ang buwan sa inuupahan niya bago siya lumipat sa bahay. Sakto lang naman kasi pinaayos ko pa ang bahay bago siya lumipat. Inahatid at sinusundo ko siya bago ako pumasok at umuwi galing sa trabaho. Buong weekdays ay bumibili lamang kami ng pagkain sa labas. Pero pag weekend ay si Lisbeth naman ang nagluluto. Ang sarap ng pakiramdam na para na kaming mag-asawa. Kaya makalipas ang 4 na buwan ay niyaya ko nang magpakasal si Lisbeth. Pero sinabi niya na hinay-hinay lang muna kami. Baka parang minamadali daw namin ang lahat. May punto naman siya, kaya naghintay na lamang ako hanggang sa maging handa na si Lisbeth at handa na ang lahat. Gusto kong mabigyan ng magandang kasal si Lisbeth, kaya habang hindi pa dumarating ang araw na yon ay nag-iipon ako. Pati na rin sa future namin, Papa Dudut, ay hindi na ako magpapakaipokrito. Pero dahil nagsasama na kami ay may mga nangyayari na rin naman sa amin. Pero habang tumatagal ay parang
may nagbabago. Sa unang 4 na buwan bago ko siya niyayang magpakasal ay maayos naman ang relasyon namin. Hanggang sa 5 buwan na ay iba na ang nararamdaman ko kay Lisbeth. Ayaw na niyang magpahatid at magpasundo sa trabaho niya. Madalas uuwi siya na kumain na kaya ako na lamang ang kumakain ng binili kong pagkain namin. At sa tuwing weekend na dati ay nagluluto si Lisbeth ay hindi na rin niya ginagawa. Sinasabi niyang pagod siya kaya magpa-deliver na lamang ng pagkain. Kaya minsan ay sinosurpress ako siya at ako na ang nagluluto ng pagkain namin. Pero madalas ay wala siyang gana. Hindi ko alam kung nanlalamig na ba si Lisbeth sa relasyon namin. Pero hinanapan ko ng ibang dahilan bukod sa sinasabi niyang lagi siyang pagod. Doon ko na naisip na kaya siya ganon, ang ibig sabihin siya ay buntis na. Ganon daw kasi ang buntis. Minsan daw ay nagiging bugnutin. Inisip ko din na ayaw pa sigurong sabihin ni Lisbeth ang pagbubuntis dahil gusto niyang sorpresahin ako. Kaya hindi ako nagsalita dahil ayaw kong masira ang plano niya. Mas lalo ko na lamang siyang pinagsilbihan at iniwasan na magalit siya hanggang isang gabi. Mahal, kakain na! Mamaya na ako. Mahal, lalamig na tong pagkain. Busog pa ako eh. Sige, dadala na lang kita ng sabaw dyan. Eto, habang mainit. Busog pa nga kasi ako. Humigop ka, mabuti sa'yo to. Ang kulit naman? Sorry mahal, huwag ka nang magalit. Baka makasama sa'yo. Ano makasama? Ha? Wala. Ano bang sinasabi mo? Sinasabi mo bang may sakit ako? Hindi, hindi yun ang ibig kong sabihin. So ano makakasama sa akin ang sinasabi mo kanina? Mahal, huminahon ka. Huwag ka nang magalit. Ano nga sinasabi mo? Sorry mahal, kumalma ka lang. Napapansin ko kasi na mula nung mga nakaraang araw, madalas kang magalit. Pero okay lang yun, naiintindihan ko. Anong naiintindihan mo sa pagiging bugnutin ko? Kalimutan na natin yun. Sige, itatabi ko na lang muna tong sabaw. Iinitin ko na lang mamaya. Sandali nga! Tapusin nga natin tong sinimulan mo. Anong iniisip mo sa akin kung hindi mo iniisip na may sakit ako? Mahal, cool ka lang. Ano nga? Lalo naman ako naiinis eh. Sige, sasabihin ko na. Kasi hindi ka naman dati bugnutin. Kaya iniisip ko na baka buntis ka. Yun lang ba ang dahilan ng pagiging bugnutin? Ang pagiging buntis? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako buntis. Ha? Parang nagulat ka pa. Hindi naman. Akala ko lang kasi… Pwes, mali nga ang akala mo. Bakit ka ba nagiging mainitin ang ulo nitong mga nakaraan? Hindi mo alam. Kaya ako nga tinatanong eh. Kasi nahihirapan na akong mag-isip. May nagawa ba akong mali? Kasasabi mo lang ang dahilan tapos in denial ka pa rin? Saan? Ay, Leo. Lisbeth, diretsuhin mo na nga ako. Ano ba yun? Bakit parang nanlalamig ka na sa relasyon natin? Ayun! Natumbok mo! Na? Na nanlalamig na talaga ako sa relasyong to. Ano bang nagawa ko? Bakit hindi mo sabihin para maayos ko? Nakakatawa ka. Huwag mo naman akong ganituhin. Ayusin natin to. Hindi mo na maaayos ang lahat. Lisbeth, tungkol saan ba to? Ewan ko sa'yo. Lisbeth naman, huwag mo naman akong gawing tanga. O sige. Kung ayaw mong aminin at mas gusto mong sa akin manggaling, sige, sasabihin ko na. Pinaghihinalaan mo kong buntis. Ano bang mali dun? Eh magkarelasyon naman tayo. Yun na nga, magkarelasyon tayo. Oh, ano bang masama dun kung isipin ko yun? Ano to? Hindi mo pa rin alam ang problema mo? Problema ko? Iba ka, Leo. Aminin mo na kasi. Na ano? Nabawag ka. Ano? Huwag mong sabihin hindi ka pa nagpapatingin. Bakit? Ako pa lang ba ang babaeng nakasiping mo? Oo, ikaw lang. Kaya pala hindi mo pa alam. Kaya eto na, sinasabi ko na sa'yo ng harapan, baog ka! Hindi ka magkakaanak kasi hindi ka makakabuo. Ang tagal na natin magkasama, bakit hindi ako nabubuntis? Hindi ko alam. Ewan, aalis na ako. Pwede wag mo na muna akong guluhin? Saan ka pupunta? Malayo sa'yo. Ah!
Papa Dudot, ang tagal na palang gustong magkaanak ni Lisbeth. Pero dahil nga sa sitwasyon ko ay hindi ko na ibigay sa kanya ang gusto niya. Hindi ko din kasi alam, Papa Dudot, ako din naman ay gusto kong magkaanak kami. Pero hindi ko alam na may problema pala ako. Ang sakit na malaman ko na ganon. Hindi na ako nagpatingin sa doktor dahil natatakot ako na diretsuhin ako ng doktor sa problema ko. Pinanghinaan na naman ako ng loob sa nangyari sa amin ni Lisbeth at sa paraan kung paano ko nalaman ay mas lalo akong naging mahina. Gusto na ni Lisbeth na makipaghiwalay kasi hindi ko naman daw maibibigay ang gusto niya. Kinausap ko siya at sinabi ko na pwede naman kaming mag-ampon pero ayaw niya. Gusto niya daw ay yung galing sa kanya. Ang sakit ng nangyari, Papa Dudot. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kahit anong pagmamakaawa ko kay Lisbeth ay itinaboy pa din niya ako. Tinakot pa niya ako na kapag lumapit pa ako sa kanya ay ipapahuli niya daw ako sa pulis at idedemanda. Hindi ko alam kung paano umabot sa ganon ang magandang pagsasama namin. Dahil lamang sa problema ko. Pinilit kong makarecover at isinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho sa talyer. Good afternoon! Good afternoon. Ano po bang may paglilingkod ko? Nandyan po ba yung may-ari nitong talyer? Ako nga ang may-ari. Ay, sorry sir. Pasensya na po kayo. Bakit? Hindi ba ako mukhang may-ari? Hindi naman po. Kasi kayo ang nag-aayos. Akala ko, mekaniko ho kayo. Sorry po talaga. Biro lang. Ano bang ipapagawa nyo? Wala po. Ay, bakit kayo napunta dito? Ako po si Marie. Good afternoon po uli. Real estate agent po ako. May iaalok po sana ako sa inyo. Ano yun? May isang lugar po doon sa kanto, malapit sa highway. Yung dating car mechanic din. Nagsara na po kasi sila. Binibenta na po yung property. Baka po kasi interesado kayo na lakihan tong talyer nyo o kaya po magtayo ng branch. Actually, plano ko na talaga na magtayo ng branch. Kaso wala akong makitang lugar. Sakto po, sir. Ayun ang hinahanap nyo. Nandun na din po yung ibang gamit ng talyer. Hindi na po nila tinanggal. Kumbaga, pinackage deal na nila. Talaga? Maganda yan. Halika sa opisina. Doon natin pag-usapan. Sige, sir. Halika, dito. Dito, tuloy ka. Maupo ka. Salamat, sir. Ano bang gusto mo? Coffee, tea o juice? Wag na, sir. Nakakahiya naman. Naku, parang matatagalan ang usapan natin. Kaya wag kang mahiya. Sige po, juice na lang po. Teka, papakuha ako. Papahain ko na din yung pagkain. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. Tinapos ko pa kasi yung isang kotse. Sabayan mo ako, ha? Naku, sir. Wag na po, nakakahiya. Sige ka, pag nahiya ka, baka hindi ako maging interesado sa binibenta mo. Sige, sir. Kakain na din po ako. Salamat po. Yan. Sige, ipapasok na yun maya-maya. Habang hinihintay natin, siguro pwede na natin pag-usapan ang binibenta mo. Opo. Yan ba yung nasa malapit sa highway? Yes, sir. Yun mismo. Actually, 1 month pa lang silang nagsasara. Bakit sila nagsara? Baka mahina ang kita. Hindi, sir. Sa totoo lang, malakas ang talyer. Kaya lang, kailangan nang mag-migrate sa ibang bansa ng buong pamilya nila. Kaya walang magawa yung may-ari, kundi ang ibenta na lang. Saan company ka nga uli? Wala po. Ha? Hindi po ako affiliated kahit saang company. Nag-aahente lang po ako kasi kakilala ko yung may-ari. Best friend ko yung anak niya. Sayang din kasi yung commission. Teka lang ha. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, pero medyo nakakatakot ata. Kasi kung sakali, hindi ko alam kung saan kita hahabulin. Nako sir, hindi niyo ako kailangang habulin dahil hindi ako magpapahabol. Ibibigay ko po sa inyo lahat ng numero ko, pati address ko. Numero mo? As in cellphone number? Yes sir, dalawa pong cellphone ko. Ibibigay ko pareho ang numero. Pwede kitang tawagan? Anytime sir. Yung address mo, yun lang ba ang tinitirhan mo? Opo, isa lang ang bahay na tinitirhan ko. Pwede nyo rin ho akong puntahan para ma-check nyo kung dun ba talaga ako nakatira. Pwede kang puntahan kahit kailan? Yes, sir. Kahit dadalaw lang?
Yes, sir. Pwedeng po. Ano pong sabi niyo? Wala. Sabi ko, siguro sapat na tong impormasyon mo. Gusto niyo, sir. Puntahan natin ngayon yung pwesto. Pwede ba? Pwedeng pwede, sir. May nagbabantay naman doon. At kung wala siya, may sarili naman akong susi. Sige, puntahan natin yan. Sige, sir. Tara na. Sandali. Bakit po? Kakain muna tayo. Oo nga pala. Ayun na. Sandali ah. Tutulungan ko na yung magbubuhat ng pagkain para mabilis. Tutulong na din ako. Wag na. Bisita ka. Bisita? Papa Dudut, totoo naman ang pagiging ahente ni Marie. Hindi siya scam dahil ilang araw lang pagkabayad ko ay nasa akin ang lahat ng papel ng bagong talyer. Sa tuwa ng may-ari na nabenta agad ay binigyan pa din ako ng discount. Laking pasasalamat ko kay Marie dahil dumating siya. Dumating siya sa talyer at dumating siya sa buhay ko, Papa Dudut. Napakagiliw ni Marie. Nakakatuwa siya kaya hindi naman imposible na nahulog ako sa kanya. Isa siyang medisina na gumagamot sa sugatang kong puso. Ayan, nagiging makata na ako dahil sa kilig. Nakakatuwa ang pagsasama namin ni Marie, pero paano nga ba naging kami? Papa Dudut, nagbiro kasi ako sa kanya na kapag binayaran ko na ng buo ang talyer, ay kung pwede na ba akong manligaw sa kanya. Natatawa pa siya noong una pero sumagot siya ng oo. Inisip niya na biro ang sinabi ko. Laking gulat niya dahil noong mismong oras na yon ay dala ko na nga ang pera. Nakipagkita kami sa may-ari at inabot ko ang kabuuan ng bayad. Masaya ang may-ari pero mas masaya ako. Dahil may bago na akong branch ay may liligawan ako. Hindi natapos ang koneksyon ni Marie sa talyer dahil doon din siya nagtrabaho sa akin at ang dami niyang naitutulong. Papa Dudut, diretso ko na din sasabihin na noong sinagot ako ni Marie makalipas lang ang isang buwan, ay niyaya ko na siyang magpakasal. Papa Dudut, pumayag siya at sobrang saya ko ng araw na yon. Kaya sinabi ko na din sa kanya na magsama na kami habang pinaplano namin ang pagpapakasal. Pumayag din si Marie at sabi ko sa kanya na umarangkada lamang ang pangalawang branch ng talyer at magpapakasal na kami. Kaya naman binigyan ko ng palugit ang sarili ko na dapat makalipas ang 5 buwan ay maging maayos na ang pangalawang branch namin, Papa Dudut. Sumang-ayon din siya doon. Masaya ang pagsasama namin at ang pagpaplano ng kasal. Nawala na ang sakit ng nakaraan. Masasabi kong fully recovered na ako. Salamat kay Marie. Love, pwede bang humingi ng kape? Ano ka ba? Gabi na, magkakape ka pa. Igagawa na lang kita ng tsaa. Sige, tsaa na nga lang po, ma'am. Gabi na, nagtatrabaho ka pa. Baka pwedeng bukas mo na gawin yan. Tapos na ako, isa na lang. Eto tsaa mo. Salamat. Sandali, isa na lang to. Ano ba yan? Yung mga kailangang bilhin. Chinek ko lang kung tama at kung kumpleto. Eto, tapos na. Oo, uminom ka na para naman maalis ang pagod ng isip mo. Basta nandyan ka, hindi ako mapapagod. Binola mo na naman ako. Hindi ah. Bahala ka nga dyan. Ako na magliligpit niyan. Mamaya na yan. Kwentuhan muna tayo. Tungkol saan naman? Sa atin. Natanong ko na lahat ng kailangan para sa kasal. Para pag may naisip na tayong date, madali na makipag-usap. Pasensya ka na ha. Hindi ako masyadong nakakatulong. Tapusin ko lang yung mga kailangan kong ayusin sa talyer. Hindi naman ako nagre-reklamo. Alam ko naman yun. Gusto ko lang ipaalam na nasasabik na din ako sa kasal natin. Alam ko din naman yun. Masaya ka ba? Oo naman. Ang dami kasi nating kliyente kanina eh. Hindi sa trabaho. Ibig kong sabihin sa atin. Ito naman, tinatanong pa ba yan? Pero sige, para lang madinig mo na. Oo, sobrang saya ko at wala na akong hahanapin pa. Salamat. Sa ano naman? Sa lahat, sa tulong mo sa talyer, sa pagtitiis, sa pagmamahal,
at sa pagdating mo sa buhay ko. Salamat sa talyer at nagkakilala tayo. Oo nga. Mag-iisang taon na pala tayo, no? Hindi mo ba naisip na parang ang bilis ng development ng relasyon natin? Wala naman sa bilis o sa tagal yan. Dapat nasa puso lahat. Ayan na naman ang pagkamakata mo. Tama naman, di ba? Oo naman. Sabihin mo kapag may kulang pa akong ginagawa, ha? Ano ka ba? Sobra-sobra na ang ginagawa mo eh. Nakakasama na ba? Ito naman eh, sinisira yung moment. Sorry, pinapatawa lang kita. Pero seryoso, masaya ako sa ating dalawa at masaya ako kung anong meron tayo. Wala ka bang hinahanap? Ano naman ang hahanapin ko? Ikaw, ano ba ang mga gusto mo? Nandito na ang lahat ng gusto ko at ikaw ang lahat ng yon. Lagi mong tatandaan na mahal kita at walang anuman ang makakasira ng pagmamahal ko sa'yo. Salamat. Mahal na mahal din kita. Ay, ano ba to? Gabing-gabi nagsisenti tayo. Akin na yung tasa mo at ikukuha pa kita ng tsaa. Sige, habang nililigpit ko tong mga papel na to. May gusto ka pa bang iba? Siyempre, wala na. Ikaw lang ang gusto ko. Pumipick up line ka pa dyan, ha? Bilisan mo, ha? Magtsatsaan na din ako para maranasan ko yung tama mo. Masaya kami ng gabing yon, Papa Dudot, pero iba ang nasa isipan ko habang magkasama kami at pinag-uusapan ang tungkol sa amin. May hindi alam si Marie tungkol sa akin ang hindi ko pagkakaroon ng kakayahang magkaanak. Gusto ko nang sabihin sa kanya pero natatakot ako sa magiging kalalabasan ng usapan. Natatakot akong mangyari uli ang nangyari sa amin ni Lisbeth. Ayokong isiping pareho sila ni Lisbeth at Marie pero paano nga kung pareho sila? Papa Dudot, hindi ko na yata kayang pagdaanan muli ang lungkot na naranasan ko nang iwan ako ni Lisbeth. Baka hindi ko na kayanin. Kahit alam kong totoo ang lahat ng sinasabi ni Maria ay natatakot pa din ako. Paano kung pagdating ng araw ay bigla siyang humingi ng anak? At dahil nga imposible ay maulit na naman ang mga nangyari. Love, yung listahan. Listahan ng ano? Ng eco-grocery natin. Ay, nakalimutan ko. Ay, ayan na nga bang sinasabi ko eh. Sorry love, iniligay ko kasi dun sa bulsa nung pantalon. E nainitan ako kaya nagpalit ako nitong shorts. Nawala na sa isip ko yung listahan. Hayaan mo na. Ikutin na lang natin tong grocery at alalahanin yung mga kailangang bilhin. Pag may kulang tayong nabili, di balik na lang tayo. Ganun na nga lang. Sorry love. Nako, anong sorry? Bumawi ka, mamaya kakain tayo ng fishball. Kahit squid balls pa, okay kiam. Fishball lang? Kasi hindi naman ganun kalaking kasalanan mo eh. Hoy, nagpapatawa ako. Hindi ka tumatawa. Ay, sorry. Mabagal ang pickup ko. Ganito gawin natin ha. Tigkalahati tayo nitong grocery. Ikuti natin ang magkahiwalay para mas masuyod natin yung mga kailangan nating bilhin. Sige. Oh. Dito na ako magsisimula ah. May titingnan lang ako dun sa kitchenwares. Sige, ako naman may titingnan dun sa hardware section. San pala tayo magkikita? Dun na lang sa mga gulay. O sige. Leo? Lisbeth? Anong ginagawa mo rito? Nag-grocery. Alam ko nag-grocery ka. Bakit dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi. E paano ka napadpad dito? Ito kasi ang malapit sa talyer. Ano malapit sa talyer? Ang layo-layo ng talyer mo dito ah. May grocery naman malapit doon. Ah, oo nga pala. May talyer na din kasi ako dyan sa may kabilang kanto. Dyan na kami nakatira kaya ito na ang pinakamalapit na grocery sa amin. Bakit? Ano nangyari sa talyer mo dati? Bukas pa din yun. Si Teroy na ang pinamahala ko doon. Kumusta ka? Eto, mabuti. Para lang alam mo, may asawa na ako. Ganun ba? Congratulations! Sana kalimutan mo na yung tungkol sa atin. May asawa na ako at tahimik na ang buhay namin. Good for you! Hindi ka galit? Bakit naman? Masaya nga ako at masaya ka ngayon eh. Come on, sinasarcastic mo ako. Hindi, seryoso ako. Sana nga.
Eh, sinong kasama mo? Girlfriend ko. Girlfriend? Alam ba niya? Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan yan. O siya, makaalis na at hinihintay na ako ng asawa ko. Sana alam ng girlfriend mo ang lahat para hindi siya umasa. Bye. Love! Hoy, Leo! Ah, nandiyan ka na pala. Wala ka pang nabili? Paikot pa lang ako eh. Ano? Ang dami ko nang nabili, hindi ka pa nakakaikot. May nakita kasi akong dating kakilala. Sino? Ah, kalimutan mo na. Total, hindi naman na kami magkaibigan eh. Ay, na-unfriend! Alam mo, huwag na tayong maghiwalay. Tara na, sabay na tayong umikot. Tara. Nung una ay natatakot lamang ako na baka pareho ang maging kapalaran ng relasyon namin ni Marie. Pero nang makita ko ulit si Lisbeth ay pinamukha niya sa akin na napakalaki ng posibilidad na gawin din ni Marie sa akin ang ginawa niya. Matagal na din kaming nagsasama ni Marie pero hanggang ngayon ay hindi pa siya nagbubuntis. Sigurado ngayon pa lamang ay nag-iisip na siya kung bakit hindi pa nangyayari yon. Siguro ay kaunting panahon na lamang ay kukumprontahin na rin ako ni Marie o kung di man ay manlalamig din siya gaya ng ginawa ni Lisbeth. Pagka-uwi ay napakatahimik ko at halatang halata naman ni Marie yon. Gusto ko nang sabihin pero pinanghihinaan na naman ako ng loob. Halo-halo ang tumatakbo sa isip ko, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong mag-ipon ng lakas ng loob para sabihin kay Marie ang lahat. Pero ilang araw o buwan na naman ba ang aabutin para lumakas ang loob ko? Ang hirap paglabanan ng takot. Napakaduwag ko, Papa Dudut. Madalas akong balisa pero dahil sa madalas din itong napapansin ni Maria ay pinipilit kong labanan. Hanggang isang araw ay nabuo na ang loob ko. Hindi ko alam ang kalalabasan pero handa na akong kausapin at sabihin kay Maria ang lahat. Pero nang sasabihin ko na ay mas masakit na balita pala ang sasampal sa akin. Oh, ano nangyari? Maupo ka. May ibabalita ako sa'yo. Ano yun? Hulaan mo muna. Maayos na lahat ng kakausapin para sa kasal? Matagal nang ayos yun. Isip ka pa. Nabilang mo na lahat ng kita ng talyer at malaki ang kinita natin this month. Tama din yan, pero hindi yan. Ano pa ba? Isipin mo mabuti. Ang hirap naman ito. Tungkol saan ba? Magbigay ka naman ng clue, please. Sige. Ang clue ko ay tungkol sa ating dalawa. Tungkol sa kasal nga. Hindi nga yun. Sirit na. Nakakainis ka naman eh. Ayaw mo mag-isip. Masaya ka. Ibig sabihin, hindi naman bad news yan. Nako, hindi. Happy news. Hindi pa ba obvious sa saya ko? Ano uli yung clue? Ang kulit naman. Ang clue, tungkol sa ating dalawa. Wala talaga akong maiisip eh. Ay nako, pagod ka kasi. Umupo ka na nga muna dyan, ikukuha kita ng tubig para mahimasmasan ka. Salamat, love. Eto, uminom ka muna. Sumandal ka para mas ma-relax ka. Eto na po, sasandal na. Ako na maghuhubad niyang sapatos mo. Ako na. Huwag ka nang kumontra. Mag-relax ka na lang dyan para makapag-isip ka ng maayos. Sige na nga. Wala naman amoy ang pako eh. Alam ko naman. Bakit parang balisa ka na naman? Huwag mo na nga muna isipin yung sorpresa ko. Magpahinga ka na muna. Nagagalit ka na. Hindi ako galit. Gusto ko lang na ikaw ang makaisip kaya magpahinga ka na muna. Hindi naman ako makakapagpahinga kung alam ko nagtatampo ka. Hindi ako nagtatampo, no? Naiintindihan kita. Love, pagkatapos ng sasabihin mo, may sasabihin din ako sa'yo, ha? Sige. Pero pagkapahinga mo, dapat mahulaan mo ng sorpresa ko, ha? Okay naman na ako. Nag-iisip na nga ako, eh. O, eto pang clue. Tatlo. Tatlo? Oo. Unang clue, tungkol sa ating dalawa.
tapos tatlo. Mismo? Love, wala akong maiisip. Tapos lalong sumasakit ulo ko sa pag-iisip. Kaya baka pwede namang sabihin mo na. Hindi na lang ako magsasalita. Tingnan mo to, nagalit na. Hindi ako nagalit. Sabi ko, hindi na ako magsasalita at ito na lang ang magsasalita para sa akin. Ano yan? Teka, pregnancy test ba to? Yes, love! At buntis ako! Ano? Love, bakit ang taas ng boses mo? Nagtataka ka pa? Sinong ama ng batang yan? Love, tama na nga yung biro mo. Hindi ako nagbibiro. Sinong ama niyan? Sino? Love, ano bang nangyayari sa'yo? Ano yung sinasabi mo? Hindi ko anak ang batang yan. Ano? Hindi ko anak yan. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ibang lalaki. Lumayas ka dito! Lumayas Leo, ka! Leo, ano nangyayari sa'yo? Lumayas ka! Napakasakit, Papa Dudut. Natatakot akong iwanan ako pero mas masakit pala yung pagtaksilan ako. Kahit nagmakaawa si Marie sa akin ay hindi ko siya pinakinggan. Sinabihan ko siya na aalis ako at sa pagbabalik ko ay ayaw ko na siyang makita sa bahay ko. Nagpunta ako sa isang bar at uminom na mag-isa. Hindi ko na matimbang kung ano ang mas masakit. Kung nung iwan ako ni Lisbeth dahil hindi ako magkaanak o nung pinalayas ko si Marie dahil sa pagtataksil sa akin. Hindi ko akalaing magagawa ni Marie yon sa akin, maganda naman ang pagsasama namin. Masaya kami at wala akong kahinahinala na may nangyayari sa likod ko. Nang bumalik ako ng bahay ay wala na si Marie at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. At wala na rin naman akong balak na malaman pa. Yun ang simula ng araw na inisip kong ayoko nang umibig pang muli. Magiging kontento at masaya na lamang ako na mag-isa at gagawin ko na lamang abala ang sarili ko sa pagpapalago ng negosyo ko. Lumipas ang ilang buwan. Bagamat hindi pa ako nakaka-recover ay pinilit ko naman na maging maayos ang lahat sa buhay ko. Hanggang isang araw, may hindi ako inaasahang bisita, Papa Dudut. Leo? Ha? Lisbeth? Ako nga. Anong ginagawa mo dito? May ipapaayos ka ba? Wala. Dumalaw lang ako para mangamusta. Okay naman ako. Gusto din kita makausap. Tungkol saan? Pwede ba tayo maupo? Ay, sorry. Halika. Doon tayo sa opisina. Salamat. Halika, tuloy ka. Upo ka. Salamat. Teka, anong may i-offer ko sa'yo? Wag na, ayos lang ako. Sure ka? Oo. Okay. Ano bang maipaglilingkod ko sa'yo? Mukhang maganda ang takbo ng talyer, ha? Oo. Marami na kaming regular customers. Nasaan ang mapapangasawa mo? Wala siya. Kailan ang plano niyo pala magpakasal? Huwag na nating pag-usapan yan. Ang pag-usapan na lang natin yung pagpunta mo dito. Ikaw, kamusta na kayo ng asawa mo? Okay kami. Masaya naman kami. Mabuti naman. Mabait naman pala ang napangasawa mo. Oo, sobrang bait niya. Mahal na mahal niya ako. Natutuwa ako para sa'yo. Mahal ko ang asawa ko kahit may pagkukulang ako. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Tungkol saan? Sa pag-iwan ko sa'yo. Matagal na yun. Kalimutan na natin yun. Napatawad na kita kaya sana ako din napatawad mo na. Wala kang kasalanan. Masaya na ako at nagkausap na din tayo. Masaya akong hindi na masama ang loob mo sa akin. Masaya na rin siguro kayo na mapapangasawa mo. May anak na ba kayo? Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Magsabi ka ng totoo. May problema ba kayo ng asawa mo? Sinasaktan ka ba niya? Hindi. Gaya ng sinabi ko sa iyo, napakabait niya. At kahit may pagkukulang ako, minahal pa rin niya ako. Ano bang ibig mong sabihin? Anong pagkukulang mo sa asawa mo? Hiyang-hiya ako sa nagawa ko sa iyo. Naguguluhan na ako. Tungkol saan ba to? Inaaway kita at iniwan. Dahil sa hindi mo ako kayang bigyan ng anak, kaya ako naghanap ng iba. Pero nagtataka kami ng asawa ko bakit hindi pa rin kami nakakabuo. Kaya nagpatingin ako. Leo,
Ako ang may problema. Pero kahit ganun, tinanggap pa rin ako ng asawa ko ng buong buo. Kaya hiyang-hiya ako sa ginawa ko sa'yo. Lisbeth, linawin mo naman ang sinasabi mo. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Tungkol sa kalagayan mo? Hindi. Natatakot ako eh. Ako ang baog, Leo. Hindi ikaw. Ano? Oo. Kaya pala ang tagal na wala pa rin kaming anak. Hindi ko na pinag-isipan ng asawa ko na walang kakayahang magbigay ng anak. Kasi may anak na siya sa namatay niyang asawa nung magkakilala kami. Kaya nga nung nagpatingin ako, kinumpirma ng doktor na ako ang may problema. Lisbeth! Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa iyo. Ano tong ginawa ko? Leo, bakit? Ano nangyayari? Si Marie. Nagulat ako nung sabihin niyang buntis siya. Ang alam ko kasi hindi ko kaya magkaanak. Kaya imposibleng sa akin yung pinagbubuntis niya. Pinalayas ko siya. Tumarin mo ako. Doon ko pa lamang naisip na magpatingin at sinabi nga ng doktor na wala akong problema. Maayos ang sistema ko at kaya kong magkaanak. Papadudot, halos masiraan na ako ng bait dahil sa mga nalaman ko. Hindi ko pwedeng sisihin si Lisbeth dahil sa mga nagawa ko kay Marie. Kasi kasalanan ko na bakit hindi ko noon pa ginawa na magpatingin. Hinanap ko si Marie pero walang makapagsabi sa akin kung nasaan siya. Kung saan siya nagpunta. Napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Sinuklian ko ng masama ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko. Hindi ako tumigil ng kakahanap sa kanya at makalipas ang halos isang taon ay natagpuan ko si Marie. Humingi ako ng tawad sa kanya. Napakabait ni Marie dahil pinatawad niya ako. Pero hindi na siya bumalik sa akin. Mas maayos na daw na may kanya-kanya kaming buhay. Pero kahit na ganoon, papadudot, ay hindi niya ipinagdamot sa akin si Leon. Yon ang pinangalan niya sa anak namin. Pinagbibigyan niya ako na makasama ko ang anak namin. Ngayong mahigit isang taon na siya ay pinayagan na din ni Marina sa akin matulog paminsan-minsan si Leon. Binabawi ko ang lahat ng pagkakamali ko kay Marie. At nagpapasalamat ako sa kanya sa pagpapakilala sa akin ng anak namin. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Leo. Wala talagang masisisi si Leo kanino man kina Lisbeth at Marie. Dahil lamang sa takot na malaman kung ano man ang katotohanan at dahil sa pinairal niya ang kahinaan ng loob niya, ay naipahamak niya ang kanyang relasyon. Kahit si Lisbeth ang naging mitsa ng problema, ay pasalamat na din si Leo dahil nagkalakas pa ng loob si Lisbeth para aminin ang totoo at humingi ng tawad sa kanya. Hindi naman natin masisisi si Marie sa naging pasya niya na hindi na makipagbalikan pa kay Leo dahil sa sakit din na naramdaman niya nang pagbintangan siya ni Leo. Magpasalamat na lang din si Leo kay Marie at hindi ipinagdamot ang anak niya sa kanya. Tulad ni Leo ay marami sa atin ang natatakot malaman ang katotohanan. Yakapin ang siyensya na pwedeng makatulong sa agam-agam. Magpatingin dahil baka naman hindi pa huli ang lahat. Baka may paraan pa kung sakaling may problema man. Madalas tayo ay nagiging padalos-dalo sa ating mga nagiging desisyon at reaksyon. Sana'y palagi nating iisipin na tama lamang ang tanging dapat paniwalaan. Kaya bago gumawa ng bagay na pagsisisihan, ay alamin muna ang tama at buong katotohanan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories Number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio.